Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Pinangunahan ng Traffic and Parking Management Office ng Paranaque ang paninita sa mga pasaway na bus at colorum na van. Hindi rin nakaligtas ang mga vendor na naglalagay pa umano sa barangay para makapagtinda sa daan. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, maraming mali dito sa Baclaran, sa Paranaque, na itatama raw ng Paranaque Traffic and Parking Management sa harap ng mga Paranaque traffic enforcers kanina na nagsasagawa pa man din ng clearing operation, isige rin koni ng sakay at baba at pagka-terminal yung mga bus at yellow van sa naglalakihan pa man ding no loading at unloading sign. Sinitala lang ito ng mga otoridad na ituro ng media yung mali. Apat na kolorong vans ang hinila kanina. Alam pa kung saan na nag-iistasyon, koni, sa tabi po mismo ng police outpost. At hinila sila kanina pero nasa 3,000 daw yung colorum na vans na bumabiyahe raw ng Cavite to Baclaran at 6,100 colorum na yellow van na bumabiyahe Manila to Paranaque. Ganyan karami yung problema dito. Ang kalakaran daw kasi ay 50 pesos per day ang lagayan sa bawat isang colorum. Kaya malaking pera ito ng korupsyon sa kalsada. Pero sabi ng jefe ng traffic management, more than 100 traffic enforcers na raw niyang nasisibak niya in the last 3 years. Pero hindi natutuldukan itong problema na ito dahil sa laki nga ng perang umihikot dito. May kalakaran pa raw na lagayan din sa barangay naman itong mga vendors na meron pa daw yan rate card na kung yung kariton, maliit lang yung gulong, ay 100 pesos per day ang lagay mo. At kung malaki yung gulong ng iyong kariton ay 250 pesos per day. During the clearing operations, nagtakbuhan lang yung mga ambulance vendor na hinuhuli sa Paranaque papunta dun sa boundary ng Pasay para kung sila yung nasa Pasay na jurisdiction, hindi na sila mahuhuli. At syempre, hindi na nga naman sila malikot din ng mga enforcers ng Paranaque dahil lampas na sa kanilang nasasakupan. May humirit pang hindi raw sila dapat pinagdidiskitahan dahil sila raw yung mga negosyanteng kailangan daw ng gobyerno para sa kaunlaran. Eh, nangangatwirang hindi na nga raw natin kailangan ng mga Chinese businessmen kung sila daw isusuportahan at sila payayamanin, sila daw ang magiging kaunlaran natin. Itong clearing operations ito, Connie, ay ginagawa maliban sa dahil magpapasko na, meron pa yung mga foreign visitors dun sa Asian Forum for Traffic na nagaganap ngayon sa PICC. Kaya ito sinimulang kahapon at magtutuloy-tuloy na raw. Ito daw mga vendors na ito, Connie, na pag-alaman nila, ito yung mga nataboy naman mula sa Divisoria at Quiapo. At nagsamantala na feeling nila ay mas maluwag sa Paranaque, sa Baclaran area, kaya dito sila nagtitinda. Ang gagawin daw nito ay for 2 straight weeks. Maghihigpit ang Paranaque, specifically sa area ng Baclaran, para malinis din nila itong kanilang area. Connie? Yes, Mark. Kanino nang galing yung information na may rate card pa dun sa mga ambulance vendors dyan na nagtitinda dun para ibigay sa barangay? Sa hepe ng ng Traffic and Parking Management Bureau ng Paranaque, Connie. Mm-mm. Siya yung nagkikwento. Oo, kasi alam mo kung mapapatunayan talaga yan, Mark, na talagang may rate card pa na binabayaran sa barangay, eh alam na natin kung bakit hindi maalis-alis yung mga ganyan na, no, na dapat talagang wala sa kalsada. Meron bang mga natukoy, Mark, na mga pangalan sa barangay? Ayaw niyang magtukoy kasi ng pangalan na ganyan. Yan lang sinasabi niya at yung mga information na yan, Connie, ay binigay niya na raw sa IAC dahil palibasa itong Paranaque ay 132 lamang yung kanilang traffic enforcers at undermanned sila, hindi nila kayang ipatupad ito ng sila lamang. Kaya humihingi sila ng ayuda dun sa interagency task force, itong IAC at yung tulong ng national level para masawata itong problema na ito. At saka tahi-tahi kasi ito. Halimbawa, yung mga colorum vans are coming from Cavite and from Manila area. And then some of the vendors are from Manila and Pasay area. So masalimuot daw na kailangan nila ng tulong ng lahat
na hindi lang Paranaque ang kikilos, Connie. Mm-mm. What about yung mga Colorum van? Ilan ang nahuli kanina at saan yun na dinala? Apat lang. Ito ay sa bisa lang ng ordinansa nila, kaya dun lamang sa kanilang impounding area sa Paranaque dadalhin. Pero mm-hmm. kung halimbawa nakahuli dito, yung IAC o national level, for example, ay sa Tarlac ito dadalhin. But because ang nag-operate lamang kanina ay ang Paranaque traffic enforcers, sa bisa ng kanilang ordinansa ay doon lamang dadalhin. But this is just 4 vans, ha, Connie. At na ang kanilang tansya ay 3,000 vans ang nagpapiyahe to and from Cavite sa area na ito. So it's a big problem talaga na kailangan daw nilang with consistency tututukan daw nila ito starting yesterday. Mm-hmm. At tumugon ba dun sa request naman itong Traffic and Parking Management Office ng Paranaque yung kanilang hiling na tulong dyan sa IACT? Meron bang tumugon, Mark? Kasi itong yung mga hepe kasi ng mga Traffic Bureau ng Metro Manila, parte sila ng Technical Working Group ng IACT. No? So meron silang venue talaga where they can vent, where they can share information, and where they can lodge their request for augmentation sa mga operations nila. At ito yung venue na tumatanggap ng kanilang mga request. At ito naman daw ay aaksyonan pa. But of course, itong IAC kasi nasa calibration pa lamang sila at coordination level because hinihintay pa rin nga nila yung emergency power na hinihingi nila sa Kongreso para to fully operate, Connie. Alright, maraming salamat sa yung update para sa amin dito sa Balitang Hali, Mark Salazar.